Salamat mga bro. Si Bitner natin ngayon. Pupunta natin si Click. Iniwan ko doon sa may McDo eh. Tinawalak namin doon. Yeah, para hindi ko lang kung naputol belt o kung ano nangyari doon. So, may dala akong mga tools. Buksan natin. Diagnose natin kung anong problema. Ano, hindi sa makina, no? Eh, maganda naman yung idle niya eh. Tahimik yung makina eh. Pero pag pinipigamin sila niya doon, parang doon na humuhuni. Check na lang natin kung anong problema ni Click. Ay, ito pala naging problema nito. Lumag yung nut ng ano, yung sigunyel ito. Nut sa drive base. Lumuwag. Yan o. Hindi ko siguro nahigpitan ito nung ano. Pero tama naman higpit ko eh. Higpit ako na siguro nung may mabuti. Yan o. Maskas dito. Napalakita nung piga ako ayaw ano, umusad. Okay pa yung belt oh. Yan, wala naman ibang damage pero check natin. Okay naman yung mga pyesa. Yan lang talaga ano. Buwag lang yung nut. Wala yung mandar kanina. So kayo ano lahat ng problema. Okay bro. Oh. Sundan mo na lang ako. Sundan mo na lang ako. Para okay na eh. Oo, okay na. Lumuwag lang talaga, no? Liberate natin para matesting. Matibay. Pero lumuwag lang pala yun, no? Not palagi, ha? Eh siguro nung ikinabit ko to last time, baka mahina na yung battery ko. Kaya parang ano, hindi siya humigpit ng factory settings. Yeah, pero ngayon okay na. Gawin ko na siguro, bubibili na ako ng torque wrench, no, para sigurado. Ng torque wrench na ako. Para tama-tama lang yung higpit. Yeah, first time kaya makabaklasan ng ano, ng nut sa ng sigunyal. Malakas na ulit oh. Ay, parang nanibago lang ako kanina eh. Ha? Nanibago lang yata ako kanina nung una. Oo. Nag-adjust yung ano niyan. Oo, baka ano. Yung ano pa yung belt na. Para maluwag pa yung belt. Yan, okay na ulit si Click. Pambira. Yan, salamat sa McDo. Kay pare na ano. Nagpahatid sa akin. Dala niya si Bit kanina eh. Inuwi na. Tapos sinakas ko na lang siya. Pabalik. So, shoutout bro. Maraming salamat sa'yo ha. Yan. Okay na si Click. Yan. Tinesting ko na rin breathing kanina. Okay naman. Para malaman ko kung bakalas. Dala ko yung ano eh. Dala ko yung pangbaklas ko. Para sigurado. Diba? Yan. Okay naman. Okay. Tibirit. Try natin doon, isang birita na todo para kung mabaklas alam ko na kung ano kaproblema ano. Ikot tayo. Stress test agad daw para sigurado.
Mahirap na may alalahanin eh. Hindi ka kampante sa takbo. Kung masisira ba kung bibigay ba o hindi, no? Chinig ko ulit yung ano, sigunyal natin. Okay naman. Walang damage yung mga spline. Yung thread, wala ding damage. Yan, smooth na smooth yung pasok ng nut. Yung binabangit ko kanina na umakalog, yung ano, drive face, ito. Ito pala yung lumog ng konti. Yan. Ito mismong spline ng ano, drive face. Kasi natanggal siya eh. Yan, medyo magalaw siya. Medyo nakain yung mga spline niya. Siyempre, itong sigunyal natin, bakal yan. Kaya matibay yan. Kaya hindi yan basta-basta mga sisira yung spline. Ito yung mas nasisira kasi aluminum to. Ito yung stock ko na drive face. Ito, konting-konti lang alog nito. Kasi hindi pa siya na-damage. Yung isa natin yung nabaklas. Alog talaga. Yan, umorder na rin ako ng ano pala, ng torque wrench para maganda lagi yung paghigpit natin. Alog talaga siya. Malakas yung alog. Palitin na to. Pwede pa naman to. Importante dyan kasi may higpitan mo pa siya. Pagka hinigpitan mo, nakakabit na lahat. Tapos hindi siya nalog. Ito okay naman, hindi naman siya umalog. Pero pag medyo OC kayo na kagaya ko, yan. Siguro palitan nyo na rin para walang nakiintindihin, no? Na baka biglang kumalas. Pero ang testing naman natin kanina, tinakbo natin ng matulin, hindi naman kumakalas eh. No? Siguro i-swap ko na lang tong ano ko, stock ko na pulley drive face, i-swap ko sa ano, version 1 na pulley set or yung pang PCX or ADB na pulley set para malaki pa rin. Ito kasi yung speed tuner na version 2, ano to, average to, malaki. At pagka hinigpitan natin to, hindi na siya gumagalaw. Malaki pa naman yung gap nung ano, washer sa spline. Ano. Kaya mahigpitan pa natin yan. Laki po. Higpitan na natin. Nadamihan ko na higpit pa, sigurado ano. Sigurado na walang ano yan, baklas. Ganyan yung makahigpit kanina eh. Ito niya, wala na maalog. Hindi siya naalog, dapat mahigpit na mahigpit siya. Ngayon nga, order na ako ng torque wrench para tama-tama yung torque value ng higpit natin. Dumating na yung torque wrench natin. Ito. Flyman torque wrench. Ito yung na-order ko sa Shopee. Lagi yung link sa description kung gusto nyong bumili. Ito siya. Tapos may conversion table, manual. Basahin nyo na lang maigi yung manual. Para hindi kayo malito kung paano gamitin. May kasama siyang mga ano, extension. Tapos ito yung socket. Sizes ay 19, 17, tsaka 21. 19, magagamit natin ito sa nut ng drive shaft. Pero meron naman ako dito. Tago na lang natin ito. Ay, mahirap makita. Mahirap pala pag gabi, ano. Pero measurements niya 28 newton meters sa torque hanggang 210. Pag i-store nyo to, sagad nyo lang sa 28, tapos luwagan nyo to. Yung panging lock nya. Yan, pag itatago nyo, pag ninyo gagamitin. So, unay nating higpitan tong sa torque drive. Ay, itong lining. Torque value nyan, 54 newton meter. Ito, yung higpit nito. So, set natin sa 54 to.
Re-reflex stainless kasi. Pambira. Araya, nasa 28 tayo. So, punta lang tayo sa 56. Tapos, 56 para may 56 niya. Tapat niya yung 0. At as that, nasa ilalim siya nung, yan na, nung 56 yung pinaka-guhit na ganun sa ilalim. So, minus 2, 55, 54. Ayan, 54 Newton meter. Tapos pag na-set nyo na, higpitan nyo to. Sa 54 tayo, itong higpitan natin. Torque drive, kabit ko muna. So, gamit tayo nito, 39mm. Untight lang muna natin. Ito na siguro gamitin natin. Ito yung holder ng bell eh. Ayoko kasing gamitan ng white tool tong bell. Kasi pag inimitan mo ito ng white tool, medyo nadadamage yung ganito niya pag dumadapless. Ito mas maganda. Nalagay ko rin yung link sa description nito. Yan, bali ganyan may itsura niya. Kaipit siya dito. Pwede rin white tool dito. May mga butas naman yan. Pero mababaw kasi ito eh. Baka dumapless. Hindi siya pwede nakapasok dun sa shafting kasi hindi papasok to. Babaw eh. Na lang tayo. Try ko ah. Siguro kung try natin ng paa. Yan, ganyan. Yan, may higpit naman. Ah, may hirap. Hirap pala. Ayan, nag-click na. Sabihin, okay na yun. Ang hirap lang higpitan nito, no? Pag narinig nyo isang click, okay na yun. Huwag nyo nang higpitan ulit. Hirapan ako nito. Siguro ako may mabibili kayo na deep socket nito. Mas maganda. Hindi ko lang kung meron na. Yung mas ano malalim. Babaw kasi ito eh, kaya hindi natin may gagamit. So tingnan nyo. Na pag kinabit nyo yan dyan, hindi papasok eh. Dubo eh. Pwede ganyan, kasi paano pipihitin yan? Wala kang handle. Siguro try ko maghanap ng ano. Or yung ganun, pwede naman yan. Tsagayin mo lang, matagal nga lang. Ano, okay na tayo dito. Lubog muna natin itong belt sa torque drive. Yan, nakalubog para hindi siya maiipit pag yung belt pag ginabit natin yung pulley drive base. Ito na itong belt. Para maluwag siya. Hindi maipit pag nilagay natin ito. May isang cost din yan ng pagluwag ng nut. Pag hinigpitan niya na naipit yung belt. Kaya kailangan lubog niya sa torque drive. Hand tight tapos gamitin natin ang white tool. Torque value ng sasigunyal, set natin siya ng 59 Newton meters. 59 Newton meters. Yan, baka malito kayo, dalawa kasi yan. Meron yung sa kabila. Sa ibang measurement to. Dito tayo lagi sa torque. Yan, torque in Newton meters. So, punta sa 56. Talaga kito. 56 plus 3. 57, 58, 59.
Yan, 59 Newton meters po sigpit. Tapos gamit tayo ng Y tool. Ito palang Y tool ko. Yan, kinayas ko yan or tinabasan ko. Binawasan ko yung diameter nito kasi hindi siya kasya sa butas ng drive face. Kahit dito sa stock, hindi kasya. Dati, ngayon kasya na kasi tinabasan ko na. Tiyagayin nyo na lang kahit ano lang, file or kikil. Yan, pares lang naman to, pasok din to dito. Lagyan na natin to dito, pang kontra. Y tool. Yan, higpit tapos kalang natin sa bell. Hindi kasi abot dito. Tatama dito, matadamage naman to. Pwede nyo lagyan ng extension yung sa ano, yung sa patanggal ng spark plug. Sasasak nyo dito, kasya yun. Kasi wala na ako extra, kaya patungo na lang dito. 22mm socket, extension, torque wrench. Yan, pag nag-click na, okay na. Laman tayo sa drive shaft. Gamitin ulit natin to. Naigbitan nyo lang mabuti. Ito, sakto lang yung lapat niya sa lupa. Ito naman 19mm. Tapos ang torque value niya 49 Newton meters. So balik tayo, nasa 59 tayo. Yan, 42. Yan, balik natin 0. Tapat na rin sa 42. Yan, tapos 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Yan, 49 Newton meters. Higpit. Yan, okay na, nag-click na. Okay na yung tension yan. Mga talaga ako, mayroon kayong ano, mga gamit talaga na sa proper na paghigpit, no, para sigurado hindi kayo mababaklas ang kagaya ko. Yan. Yan, ngayon ko lang na ano eh, naisip eh, kung kailan kumbalas, saka lang ako bumili eh. Pabumili pa ako ng mas maliit na version nito kasi hanggang 28 Newton meters lang yung pinakamababa nito eh. Merong mas maliit na version nito para doon sa mga maliliit na bolts naman tsaka nuts na ko gagamitin. Lagyan na lang yung link sa description nito mga gamit. Ayan, bigyan ko na kayo ng ano, ng long term review nitong ano natin. Ito pa rin nakabit na pulley. Yung pa rin yung pulley na ginamit ko. Actually bumili ako ng anong version 1 na pulley na speed tuner, Kalkal. Kaso hindi ko pa maitono. May RPM drop kasi feeling ko hindi pantay yung ano, hindi pantay yung angle ng pulley drive face. Sa drive face kasi parang ano eh, parang tumatalon dun yung belt. So may RPM drop siya. Ayun, hindi na kailang baklas ako, tinotono ko. Ayun, hanggang ngayon hindi naman ako nakakalasan ng ano ng nut sa sigonyal. Ang gamit ko nga ngayon yung pa rin dati. Ginawa ko na lang yung nagaskas na mga part. Pinaano ko na lang tinanggal ko yung talas ng mga gilid, yung mga edges para hindi naman ako masugatan pag babaklasin ko. Okay naman. Ay long ride na rin namin ng ano. Sa nga tayo galing ng B. La Union. Napunta kami ngayon ng ano eh. Kakainan lang kami dito sa may Bataan, sa Orani. Ano na, La Union kami, unlipiga dun eh. Okay naman, hindi naman siya kumalas. Pero may dala pa rin ako mga tools. Yung tools ko na kayo mga ingo, pang baklas ng panggilid, dala ko. Para in case na may mangyari, o kung iba, kahit ibang ano eh, ibang
mangyari na nasiraan, di maayos agad na. Meron akong pambaklas. Hindi okay na okay din yung ano, yung torque wrench natin, maganda yung ano niya. Higpit niya, hindi na siya talaga lumuluwag. Saktong-sakto. Kaya nga, bibili pa ako ng ano, mas maliit. Para naman sa mga maliliit na bolts. Marapit na kami sa kakainan namin. Hanap na kami doon. Anong masarap. Truck dito, no? Mga ano? Yung ambience ng lamig. Late na eh. 10:30 na pala. Ano na rin? Lunch na din. Almost. Late lunch na, be. Late, hindi, late breakfast. Papalam lang ako. Ayan, okay na kayo yung ano, yung nabili natin mga bagong gamit. Torque wrench, yung white tool, tapos yung pang ano, pang kalasabel. So, ganda yung ganun, yung rubber. Lagay ko yung link sa description para kung gusto nyo. Ayan. Okay, ito ko natapusin yung vlog, no? Alright, mga bro, ride safe! Dito na kami sa ano? Ano itong lugar na ito? Bali Native. Bali Native. Bali? Balay? Balay? Bali? Balay Native. Ito yung kinakaya namin dati. Yan sa taas. Kasi syempre nakakaya namin. Okay? Ito okay. Naman try namin. Balay Native. Balay. Ito yung food namin. Pork chop. No? Sizzling pork chop. Chicken wings. French fries. Saka ano ito, be? Chicharon bulaklak. Chicharon bulaklak. Ang ganda ng view dito. Bundok. Ayan, bundok yan. Paikot. Tas kami ng bundok. Ayos na. Nakain muna kami.